Tayo po tayong lahat at handugan po natin ang masigabong palakpakan ng ating Panginoon. Chapter 16 po tayo, 13 to 14, ready to respond. Be watchful, stand firm in the faith, act like men, be strong. Let all that you do be done in love. Napaka maiksi lang po ito, maiksi lang. Pero mahaba po ang pagpapaliwanag. Ang bibigyan po pansin natin ngayong umaga ay ang sulat ni Pablo sa aklat ng Korinto. Dalawang verses lamang po ito, pero mayroon pong malalim na pakahulugan at instruction para sa Iglesia ng Korinto. At alam ko po, hindi lang sa Iglesia ng Korinto, kundi sa atin po ngayon, sa kapanahunan natin. Kasi ang Korinto po, sa panahong yon ay ma-impression po kagad dito pagka sinabing Korinto o Corinthians. Meron po impression ito na city of sin. Marami doon mga makasalanan. At kung tawagin po ang isang babae na Corinthian girl, meron po itong sexual insult all over the Roman world. Pag sinabi, ay, that's a Corinthian girl, ibig sabihin yan, eh, ano yan? Ano ba yung tag doon? O, yun na sa isip ninyo. Yun na po yun. At marami din pong pumunta rito, mga guro, marami rin pong pumunta rito, mga philosophers, nagbebenta ng kung ano-anong mga katuruan. At ang simbahan sa Korinto ay nag-exist sa isang napakalaking makasalanang kapaligiran na naapektuhan pati ang church. Yun po sila. Actually, when we talk about Corinthians, we're not just talking about Corinthian church. Ano po? Yung Korinto, yung paligid po nila naroon. At dito po, sa sulat po ni Pablo, sumulat siya rito sa mga taga-Korinto. In fact, ang alam ko po, mayroon pong apat na sulat ang Korinto. Four books po yan.
Dalawa lang po yung hawak natin. Yung dalawa po ay hindi po hindi po nakuha yon. Dahil nakita po nila yung mga sulat niya sa pamagitan ng pagsulat ni Pablo, sabi niya ganun sa mga taga-Corinto, naalala ninyo yung isang sulat ko tungkol doon sa immorality, then that's another book. So ganun po yon. Pero pagdating po sa Corinto, may kita po natin na ang simbahan ng Corinto ay talaga pong naapektuhan doon sa kapaligiran nila. Kaya dito po sa sulat na Paul, pilit niyang itinutuwid ng ilan sa kanilang mga pagkakamali. Dahil napaka-posible na mga Kristiyano ay naakit sa ilang bagay na kakaiba pero delikado. Marami na po tayo naakit dito sa iba't ibang mga bagay, lalo na po sa ating technology ngayon. Hindi natin alam na ano bang problema meron nito. Kailangan nila ang paggabay at kailangan na linawin ang ilang mga issues sa kanilang church. Actually, pwede niyo pong basahin ang 1 Corinthians ng dire-diretso. Maiksi lang po naman ito hanggang chapter 16 lang. Pero ang mababasa po natin dito ay puro problema ng Corinto na binibigyan pansin lagi ni Paul, at mas maintindihan po ninyo mensaheng ngayong maga kung babalikan ninyo ang Corinto, ano ba yung mga issues meron sila at bakit po sinabi ni Paul ito. Actually, sa huling bahagi na po ito ng chapter 16, nung binanggit niya mga bagay nito na mayroon pong laman kung bakit po niya binanggit itong mga salitang ito. So, unahin po natin. Be watchful, sabi pong ganun ni Paul. Be watchful. Maging mapagmasid. Ito pong word na be watchful, stand firm in your faith, be strengthened. Ito po ay mga military metaphors. Parang ito yung mga, kasi si Paul ay military yan eh. So, nag-delegate siya ng mga salitang katulad po nito. So, ang be watchful po dito ay parang sinasabi po ni Paul na be on guard. At ang Greek word po dito sa watchful ay, kung may anak kayong pangalan ay Gregorio. Yan, si Gregorio del Pilar. Watchful, ibig sabihin ng Gregorio. Watchful. Mapagmasid. Tignan lang na sa kapiligiran. Sabi pong ganon. Alert. Awake. Ano? O, kanta na yan. I'm alive, alert, awake, enthusiastic. Oh! May ganun pa yon. Pero yun po ibig sabihin nun, ng Gregorio. Alive, alert, awake. Yun po ibig sabihin nun. And the negative command would be, don't fall asleep on your post. Huwag kang matutulog sa poste mo, sa binabantayan mo. Mayroon po ang mga matatanda na salita na iiwanan ka ng panahon kung lagi ka natutulog sa pansitan. Alam niyo po yon? Sino mga matatanda na nakakaalam dito, mga 1950s? Mga kabataan, alam niyo po yung salitang yon? Hindi na ninyo alam. Nako, na-miss ninyo yon. Sabi ganun, kaya ka na pag-iwanan ng panahon dahil sa natutulog ka sa pansitan. At gusto ko po sabihin na hindi po ito yung pansitan, yung pansit na noodles. Hindi po ito pansit na noodles. Ito po ay ang original na word ay nanggaling po sa pansit-pansitan. Alam niyo po yung pansit-pansitan? Ayan, yung damo, yung herb. Nasabi nila para daw yan sa mga sugar mommy. Mga diabetes. Tama ba yun? Diabetic o yun daw. Para daw yun sa kanila. At ang pansit-pansitan po, tumutubo yan doon sa mga malalamig na lugar, doon sa mga dumped area, na kumakapal po yan parang carpet. Makapal yan parang carpet. At ang nagiging gawain noon ng mga field man or sa construction siguro o kaya mga farmers, pagka napapagod sila, maghahanap sila ng pansit-pansitan. At doon sila higa. At pagka humiga na sila roon, dahil malamig yung lugar, napapasarap ng tulog. Yung gagawin niyang pangongolekta sa maghapon, nakatulog na, hindi na nakakolekta. Yan po ibig sabihin, natutulog ka kasi sa pansitan. Napapasarap ang tulog mo doon sa isang lugar. Kaya pagka sinabi sa inyo, oh, tutulog ka sa pansitan, hindi yun sa karinderya. Ha? Hindi yung karinderya yun. Doon sa mga damuhan na malalamig. So, ang sabi pong ganun ni Paul dito, don't leave your post. Don't sleep on your post. At sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 6, ito po ay ginamit sa spiritual way.
Let us not sleep as do others, but let us wake and be sober-minded. Pwede po na mga salitang ito ay physical na pagising or spiritual na pagising. Pero dito po, it is used in a spiritual sense. Hindi po siya sumusulat sa mga natutulog physically. He's writing to people who are asleep spiritually. Sabi niya po, wake up. Alert. At it has the idea of being really awake and being aware. Pag awake ka, aware ka. Diba? And he's writing to people na kailang alert ka, awake ka. Ito po yung determining effort to be alert. The idea is to know what's going on. Incidentally, ang word na ginamit po dito ay watch or wake or be alert ay used 22 times sa New Testament. Para sa mga Kristiyano. Para sa mga Kristiyano. Actually, yung pong being alert ay dapat po ito ay the Christian life must be life of awareness. Kailangan po lagi tayong gising. Dapat ay mayroon tayong matinding kaunawaan kung ano na ang nangyayari sa paligid natin. Sa lalo na po sa panahon ngayon, dapat alam natin kung naunawaan natin kung ano na nangyayari sa paligid natin ngayon. Isa sa mga nangyayari sa paligid natin, baka akala natin normal lang yung pagbaha sa Dubai, sa UAE. If you know the prophecy, mayroon po yung kahulugan. Yan po mga lugar na yun na hindi binabaha. Nakakaroon ng streams in the desert. Hindi natin alam. Minsan, sasabi natin, ay okay lang yan. Ito yung mga ano. Meron ang sinasabi ang Panginoon sa panahon natin. And we need to be alert. Hindi lang gising. We know what's happening sa paligid natin. At ito po yung part ng Corinthians behavior kung bakit po nabanggit ni Paul ito. Kasi ang mga taga-Corinto lagi pong lasing. Laging lasing ang mga taga-Corinto. Sa 1 Corinthians chapter 11, verse 21, alam niyo po yung sa Lord's Supper. Sabi niya ganun, for in eating, each one goes ahead with his own meal. Sabi, pagka kumakain, nauna pa kayo. Hindi lang pala lasing, lakas kumain. At sabi pa pong ganun, one goes hungry, another get drunk. Nalalasing kayo. Hindi pa nagsisimula yung ano, sabagay sa Lord's Supper po, apat na ano naman yan, pag inom yan eh. Pero bago pa dumating dun sa ika-apat, lasing na sila. Ubus na ang alak. They were literally getting drunk. Laging lango o lasing. At kapag ang isang tao ay lasing, pwedeng tuliro, nakatulala, or insensitive sa paligid niya. Lasing physically, lasing din siguro sa paligid niya na ang sarap-sarap ng buhay, patulog-tulog lang, hayahay. You're not, ano, hindi ka na nagiging sensitive doon sa paligid mo. At kapag ka ikaw ay lasing, you are no longer alert to what's going on sa paligid mo. Pero ang major point po dito ni Pablo, hindi po physical but spiritual. Hindi po sila nakahanda. Ang mga taga-Corinto hindi nakahanda. At yun po ay isang deadly situation for a Christian if you are not prepared. Delikado po ang buhay ng isang Kristiyano. When you are sleeping, you are no longer alert to what's going on in your Christian life. You are not alert to Satan. You are not alert to temptation. You are not alert to everything. You are not alert to needs. Nawawala na yung alertness mo kapag ka nagsisimula ka ng tutulog-tulog. Nakakita na po ba kayo ng tao na bukas ang mata pero tulog? Ha? Tignan mo yung katabi mo, baka bukas lang ang mata niyan pero tulog na yan. Ang sarap na ganun lang yan, no? Pero ganunin mo. Tulog. Sabi po ganun, Paul, being watchful. Pagbukas ang mata mo, galaw-galaw mo naman. Tingin-tingin din naman sa kaliwa-kanan. Malaman mo kung ano nangyayari. At meron kang situational awareness.
Meron kang discernment. May situational awareness ka. Recognize what is going on in any given situation. Mayroon tayong kaaway na lagi po nakahanda na umatake sa atin. He will attack you. He will attack your family. He will attack your Christian community. He will attack your work. He will attack your church. Yan po yung kaaway. Yan ay lagi nakahanda. Tayo bang Kristiyano, lagi nakahanda. Eh parang tayong hindi nakahanda. You see, Paul is calling them to wake up. Ito po ang gusto natin sabihin. Hindi ka maaring magtagumpay sa iyong buhay Kristiyano kung lumalakad ka sa kamangmangan. If you don't know anything happening. You will never live the Christian life with a sense of victory by running around in ignorance. Never. Never. You will never function on principles you don't know. Kung ikaw ay Kristiyano, ang laging sagot ay, di ko alam, malaking problema yan. O kapatid, bakit mo naman nagawa yung ganung bagay? Di ko alam. O kapatid, bakit mo ninaway naman yung si ano? Di ko alam eh. Laking di ko alam. Namimiss mo yung kagalakan ng pagiging nasa kalooban ng Diyos at ang kagalakan na makita kung paano ka pinagpapala ng Diyos dahil di mo alam kung anong kalooban niya. Problema po yon. Be watchful. Huwag matutulog sa pansitan. Ikalawa, masabi po ni Paul, stand fast in your faith. Stand fast in the faith, sorry. Hindi po in your faith. Mahalaga po yung, ano yun, yung your at saka the. Stand fast in the faith. Una, be watchful. Ikalawa, stand fast in the faith. Alam niyo po, ang sarap po makita ng isang kapatid ay matatag sa kanyang pananampalataya who stand on what they believe. Masarap po makita yan. Lalo po sa mga kapatid, pagka nag-gather tayo at nagkakaroon po ng testimony at sinasabi po natin where we stand when it comes to the Word of God, doon tayo. Nakakatuwa po yun. Makita isang Kristiyano nagpapatotoo kung paano siya ginamit ng Diyos at kung paano siya nanatili doon sa katayuan niya bilang mananampalataya. Hindi po maganda sa isang Kristiyano na madaling madala sa mga maling turo at nag-aalinlangan lagi. At laging sumasabay na lang kung anong ihip ng hangin. May mga Kristiyano po, ang daling dalhin ng ihip ng hangin. Mas masarap makasama yung mga Kristiyano that they really believe what they believe and hold to it. Kaya sabi po ni Paul dito, stand fast in the faith. And this is not the kind of faith na spiritual. Hindi po ito yung kind of faith na spiritual. Ang pananampalataya dito na binabanggit ay yung pananampalataya sa nilalaman ng salita ng Diyos, the word, yung gospel. Hindi po ito yung faith ko. Hindi yung, may pananampalataya ako na mangyayari ito. Nananampalataya ako kay Lord na totoo po, totoo na talagang bibigay niya sa akin. Ito, hindi yun. That's not faith. That's fake. Ang totoong pananampalataya is when you read the Word of God at sinabi ng Panginoon, itong gagawin mo. That's faith. Faith in the Word. At sinasabi po ni Paul dito, yung Word, yung Gospel. Kaya nga sinabi niya, stand in the faith. Hold on to the Word of God. Hold to the Gospel. Yun po ang kanyang sinasabi. Even in 1 Timothy chapter 6, verse 12, ang sabi pong ganun ni Paul kay Timothy, fight the good fight of faith. You see, we need to fight to hold on to the faith. Bakit po? Dahil si Satanas ay gustong alisin sa atin ang pananampalataya natin doon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Lalo-lalo na po sa panahon ngayon. Marami nang umaagaw sa salita ng Diyos. At kung faith lang sa ating sarili ang sasabihin natin, wala itong tatag. Walang tatag ng ating pananampalataya. Ang punto ay ang ating pananampalataya, ang mabuting balita,
ay supernatural na inihayag ng Diyos at walang katumbas. It is a revelatory faith. So, pagkasabi po natin, mayroon akong pananampalataya, saan ang galing yon? That is from the Word of God. Dahil itong sinabi ni Lord, He will never leave me nor forsake me. At totoo yung hindi niya ako iwanan. And I believe in that word. I believe in what God is saying. Hindi ito yung basta, hindi ito basta yung sinasabi lang natin na naniniwala ako. Meron po talagang salitaan Diyos na inilagay sa puso natin at yun ang sinasampalatayan natin. Now, can you believe this? Ano po? Ano pong problema ng mga taga-Corinto when it comes to faith? Kung bakit binigyan pansin ito ni Pablo? Una po, ang mga taga-Corinto, binabaliwala nila ang salita ng Diyos. Binabaliwala nila ang salita ng Diyos. Sabi po nila, oh, yung Christian faith na yan, that Christianity stuff. Sabi niya gano'n, it's foolishness. Kalokohan yan. Sabi ng mga taga-Corinto, just foolishness. And the preaching of the cross, sabi po gano'n sa 1 Corinthians 1:8, ang sabi po gano'n is to that perish. Sabi niya gano'n, it's foolishness. Pati preaching of the cross, sabi niya gano'n, it's foolishness. Kalokohan yan. And the Corinthians had actually allowed human wisdom sa church. At ito pong problema. Tinatanggap na nila yung human wisdom na kapantay ng salita ng Diyos. Yung paghahayag ng Diyos. In other words, God's revelation has lost its distinctiveness. Wala na yung katangian, yung pagkakatangi ng salita ng Diyos. Pag sinabi natin distinctive, kakaiba yan kaysa dun sa sinasabi ng tao. Kakaiba yan. Distinctive yan eh. Iba yun sa iniisip mo. Pero dito sa mga taga-Corinto, dinagdaganan nila ng human mind. Yung kaisipan ng tao, yung salita ng Diyos. Kaysa sabi nila, Christianity is foolishness. Kalokohan yan. Sabi niya, preaching of the cross is foolishness. In other words, God's revelation has lost its distinctiveness. Nawala na yung pagkakaiba o pagkakatangi ng salita ng Diyos. Matatalino sila. Actually, ang mga taga-Corinto ay matatalino po. Matatalino sila. Hindi lang sila kasing talino ng mga taga-Athenians. Yung mga Athens, talaga mga philosophers yun, mga magagaling. Pero they are also considered as intellectual people. Ito po mga taga-Corinto. Pero malayo pa sila doon sa talagang mga matatalino. Pero yan na po kagad. Konting talino pa lang, iba na kagad sa isip nila. Mas magaling sila. Mas magaling yung explanation nila kaysa sa explanation ng salita ng Diyos. Ikalawa, they are denying the reality of Jesus Christ. Sa Corinthians 12:1, 1 Corinthians 12:1, sabi mo ko, now concerning spiritual gifts, brothers, I don't want you to be ignorant. You know that when you were unbelievers, you were enticed and led astray to worship idols and that couldn't even speak. For this reason, I want you to be dinala nila sa church yung kanilang mga cultic practices. May mga pagan ecstasies na nangyari at mga trances at mga weird things na naging part ng kanilang cultural religion when they become a Christian. Isinama na nila yung kanilang cultural religion. Kung sila ay dating pagano at mayroon silang mga ganitong idols, kung ganito ang kanilang pamamaraan ng pagsamba at mayroon mga trances, mayroon pong mga weird things na nangyayari, dinala nila yung sa Corinthian Church. Doon na sila nagsisigaw. Naalala ko nung mga unang panahon nung mayroon pong mga kakaibang teaching sa church. Mayroon na mga nagkakahulan. Nagaganunan na sa loob ng church. Hindi mo malaman ngayon kung sumasamba o nagsasabi ng kakaibang espiritu. At nangyari po yan. At nangyayari po hanggang sa panahon. Kaya kapag ka nagtitipon sila, may mga totoo nagmi-minister in the Lord and His Spirit and there were other people na akala mo mga bangag, na akala mo nakadroga, na may kakaibang ministeryo na pinairal
pero pure paganism. Yun po yun. So ang pinanggagalingan po nito ni Pablo ay yung kaya niya po sinasabi sa kanila na ano na maging strong kayo sa inyong pananampalataya, nawawala na yung talagang pananampalataya. Nawala na pananampalataya doon sa revelatory word, nawala na yung pananampalataya doon po sa reality ng Panginoon Jesus, nawala na po 'yon. And then ang katlong bagay po, sinasabi po nila, there's no more resurrection. There's no more resurrection. It says to them, chapter 15, verse 12, listen to this. If Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? Imagine mo yun. Pati yung no resurrection of the dead, sinasabi nila na wala namang mabubuhay, na maguli, na mapatay, hindi mangyayari yan. Ang hirap paniwalaan. Kapag ganito na po yung nagiging takbo ng isang mananampalataya, they are not standing in the faith. Una, they are undermining the authority of the Word of God. Ikalawa, they are denying the reality of Jesus Christ. Ikatlo, they are saying, there is no resurrection. Talagang nilapastangan na nila ang salita ng Diyos. They were not standing in faith. Malayo. Malayong malayo. So when Paul says stand in the faith, he says go back to the authority of the Word of God. Go back to the person of the Lord Jesus Christ. At sabi ng Panginoon, go back to the resurrection, which is the great cornerstone of Christianity. Ang resurrection po sa atin mga kapatid ay siya pong panulukang bato ng mga Kristiyano. Pag sinabi natin panulukang bato, yung mga engineer dito, alam niyo yung panulukang bato na kapag nilagay diyan, tama yung kanyang tama yung kanyang level, tama yung kanto niya sa kaliwat kanan. At yun ang sinusundan ng lahat ng mga magtatayo para doon sa building ngayon, yung panulukang bato. At yung panulukang bato na yon, yun yung ating pinagkakatiwalaan na doon lahat nakalagay lahat ng pundasyon na ating pananampalataya. Ang Panginoon Jesus. At sinasabi ni Paul, grabe kayo. Inalis na ninyo yung katauhan ng Panginoon Jesus. Sinasabi niyo pa walang resurrection. Sinasabi niyo, bumalik kayo sa pananampalatayaan niyo. Mga kapatid, marami na po sa atin sa panahon natin ngayon ganyan. Nagsisimula na po na magturo na mali. Tuwan-tuwa tayo minsan doon sa mga tao na motivational speaker. Namomotivate tayo lagi na, it's a good feeling. It's not about a good feeling, it's about the faith. Minsan natutuwa tayo kapag may mga speaker na nagsasabi na, you can do it. Kaya mo yan. Ikaw ay nilikha ng Diyos para sa ganyan. Hanggang doon lang sila. Pero they will not mention about the word. Ang kapatid, malalaman mo lamang that you're standing in the faith, that every time you make decision, you go back to the Word of God. Doon ka babalik. Katlo po, ang sabi pong ganun, act like men. Nakakatawa po kahapon, meron pong tinatawag na Aztec Fellowship. Kahapon, puro mga lalaki talaga. Pero nakabantay yung mga asawa nila doon sa isang tabi. Yung mga mas Aztec. Hindi po. Pinagluto namin ang aming mga asawa. Pinagluto namin sila. Diyan lang kayo at huwag kayong makikialam sa aming usapan. Ngayon, matino naman po yung mga babae. Matino po naman sila. Kaya lang pag-uwi yata, nagkaroon ng mga problema yung iba. Act like men, sabi nga noon. At ito po ay hindi po yung magpakalalaki. Hindi po yun ang term dito na ginagamit ni Paul. Ang ginagamit po dito ni Paul ay yung pong be mature. Pagka be mature, ano ibig sabihin sa English na ay tumanda ka? Meron ako nakuha ang word kahapon, nakalimutan ko na eh. But anyway, ito po ay be mature. That simply means to act like men.
At sa lumansalin po, magtataka po tayo sa lumansalin sa salin po ng Septuagint. Nabanggit po ito pong verse nito, pero ito po ay ginamit na be of good courage. Wala yung act like men. Be of good courage. So, it has the idea of courage, but also in reference to maturity. At gusto ko makita natin na what comes with maturity is courage. Hindi ibig sabihin pagka nag-mature ka, okay ka na. Hindi. Be of good courage. Kasama lagi yung tapang at saka yung pagtanda o pagiging mature kasama sa buhay Kristiyano yon. May maturity level, may maturity element. Kasama po yung courage because the courage part has come along behind the maturity. Again, si Paul po, dinil niya po ito doon sa verse 14, verse 20. With the Corinthians, so many times, ilang beses niya po ito binanggit sa kanila. Pero tignan niya po, sabi niya doon sa Corinthians 14, 20. Brothers, do not be children in your thinking. Be infant, but in your thinking, be mature. Sabi niya ganun, pagdating sa kasamaan, kasalanan, maging bata kayo. Na wala kayong malay, hindi ninyo alam yon. Yun ang ibig niya sabihin. Pero pagdating sa understanding, kaunawaan, baka maging mature naman kayo. Pagdating sa kabutihan, maging mature naman tayo. Grow up, ang sabi niya pang ganon. And he has said this in them so many times again and again. In chapter 4, he said, I have to talk to you like sons. I have to treat you like little kids. At kung hindi kayo mag-aayos, sabi niya ganon, pupunta ako dyan sa inyo at pagsasampalin ko kayo. Hindi po yan sinabi niya. Hindi po yan. Sabi niya, ang gusto sinadaling ko sa inyo, pagka pumunta ako sa inyo, magdadala ako ng pamalo. At sabi niya ganun, pagpapaluin ko kayo. Yung bang gusto niyo? Yun ay para sa mga bata. Do you want me to come with a rod? Naalala ko po yung pagdating doon sa pamalo. Mayroon po kaming pamalo sa mga bata na maliliit pa sila. Nabibili po yun sa bookstore, sa Christian bookstore. Nakalagay, mayroon po nakalagay yun na verse. Spoil a rod, spare the child. Yun. Pero bawal na ngayon yung mamalo rin ng mga bata. Pero biblically, yun ang nakalagay. Spare a rod, spoil a child. Tapos sa kabila po noon, nilagyan namin na sarili namin salita, pampabait. Ayan, pampabait. Alam niyo ba yung pampabait na yon? Lagi nawawala. Sa mga young people, sa palagay niyo, sino nagtatago sa mga anak ko? Si Maymay. Hindi. Ang nagtatago ay si Cookie. Lagi na sa ilalim ng higa niya. Kaya si Cookie bumait, lagi na sa ilalim ng higa niya yung pampabait eh. Si Cookie, lagi niya tinatago. Mabait kasi si Cookie. Ayaw niya nasasaktan yung mga kapatid niya, kaya tinatago niya. Kunwari pa. Pero sabi ni Pablo, pupunta ako dyan, magdadala ako ng pampabait. Magpapaluin ko kayo. Hindi na kayo lumaki. Hindi na kayo, hindi ko makuha yung Tagalog nung, hindi na kayo tumandaan ng tama. Grow up. Yan po sabi niya ganoon. Ang mga taga-Korinto ay parang mga bata na nag-aaway-aaway. Mga immature, lagi may bit-bit na maling doktrina. Katulad ng sinabi po sa Ephesians 4:14, so that we may no longer be children tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of the... Sa 1 Corinthians 3:1, sabi niya ganoon, the most familiar text in this theme, sabi niya ganoon, and I, brethren, he says, I could not speak to you as unto spiritual but as unto carnal. Even as unto babies in Christ. I have fed you with milk and not with solid food. For this time you weren't able to bear it, and neither yet now are you able. Hanggang ngayon, gatas pa rin ang iniinom nyo. Hindi ko kayo mabigyan ng matitigas na karne kasi hindi ninyo kaya. Aabutan kayo ng hindi natutunawan. Hindi matunaw. Parang sinasabi po ni Paul, hindi na kayo lumaki. Kailangan pantratuhin kayo na parang mga bata na kailangan laging paluin, laging nag-aaway. Ano bang klaseng church kayo? Laging nag-aaway mga bata. Nung bata pa kami, lagi kami nag-aaway. Anim kami magkakapatid. At ang ating norma ko, naalala ko yan,
Dahil lagi kami nag-aaway, darating ang tatay, umiiyak na lang ate, bakit? Kasi itong mga ito, nag-aaway, lagi lang ganun. Sabi ng tatay po, ganito gawin mo. Andiyan, may blackboard yan, ha? Ilista mo lahat ng kasalanan nila mula maga hanggang hapon. At pagdating ko, papaluin ko yung mga yan. Nako, ang ate. Ang sipag maglista niyan. Ate Norma, yan. Sipag maglista yan. Nestor, lumabas ng bahay, walang paalam. Umuwi, alas 4 na. Junior at Rodi, nag-away. Lando, nakabasag. Nako, nakalista lahat yan. Darating ang tatay niya, mga 5:30. May dalang truck yan. Tatay naman, dahil yung truck niya, alam na namin yung ugong. Yung sa San Miguel yun. Kanto pa lang, pinapatay niya na yung makina. Darating yan. Makikita namin, nasa bakod na. Sabi, ate, ate, ba't buray mo na yung mga kasalanan? Buray mo na yan. Ate, hindi ko buburay niyan. Sige, ate, papaluin kami. Papaluin kami ng tatay. Ang ate, mabait talaga. Hanggang sa huling sandali. Bura. Bura ang kasalanan. 1 John 1:9. If we confess our sin, my ate is faithful and just to clean us. Binura. Kaya paano yung tatay, naabutan siya minsan nagbubura. O, ba't nagbubura ka dyan? Wala po tayo, nililinis ko lang. Ugaling bata, eh, laging nandyan eh. Pambahay yan. Para sa maliliit yan. Para sa hindi pa nakakaintindihan. Pero sinasabi dito ni Paul, dito, marami dito, matatanda na tayo. Matatanda na tayo. Sabi niya ganun. Yung galing bata, alisin na natin yan. Kadalasan nadadala ng mga Kristiyano sa church yung galing bata na palaway. Madaling magtampo, hindi nakikibuan, kakampi-kampi, pati yung pag-aaway nila nilalagay sa Facebook. Facebook yan. Huwag kayo maniwala dyan sa Facebook. Ang totoo lang dyan, yung pagka naglagay sila ng away, totoo yun. So sabi po ni Paul, grow up. Grow up. At alam niyo po kung magiging mature lamang mga Kristiyano. O, ang mga taga-Korinto. Marami silang maiwasang problema. Marami po. Pagkipag-away, pagiging pasaway, mababaw na buhay Kristiyano, masyadong emotional, madaling masaktan kaysa tanggapin ang katotohanan, isip batang paglilingkod na madaling magtampo. Kaya naman naniniwala po tayo dito sa church. Naniniwala po ako mga kapatid. Dito po sa atin dito sa church, the teaching of the Word of God, dito pa lamang po sa pulpito, the teaching of the Word of God, the music that we are singing every Sunday, the structure of the church, yung paglalagay natin ng mga bagong deacon at elders, yung mga pagbabago na nangyayari doon sa structure na yon, ay dapat na magdadala ng pinakamataas na antas ng paglago ng mga Kristiyano. It is not about babies. It's about growing. Yung preaching ng word ay hindi para po iduyan kayo sa inyong mga pananampalataya at makatulog kayo. This is to make you alert, awake. At ito po ay magdadala ng paglago ng mga Kristiyano. The singing, the music, hindi para mapaligaan ang loob natin. It is for us to worship the true God. The structure na ginagawa po natin will make us strong. Hindi tayo mag-aalala doon sa mga damdamin, mga emosyon na basically the level of childhood. Kaya sabi niya, grow up. Grow up. Pwede ba ako makinig ng tubig? Drink up. Ano tayo? Thank you. Grow up.
So you know how to be alert. Look through the Word of God. Stand firm in the Word, in the faith. Know the doctrine of the Word. But how can you grow up? Sabi ko po sa inyo kung paano. As babes desire the pure milk of the Word that you may grow. Parehas lang po. Just get in the Word. Seriously, take the Word and you'll find out you'll be alert. At doon ka pwedeng magsimula. Wala tayong ibang pasisimulan kundi sa salita ng Diyos. Maging matatag ka, magsimula ka maging matured. Hindi po yan mahirap. Lahat ng pwede nating matutunan ay nasa salita ng Diyos. Ika-apat po ay be strengthened. Be strengthened. Ito pong be strengthened ay hindi po sinabi ni Paul na be strong. Actually, yung translation natin minsan ay ano. Hindi nga be strong eh. Be strengthened. Alam niyo po kung bakit? Kuya Mante, friend tayo. Because you cannot strengthen yourself. Gawain po yan ni Lord eh. Gawain ni Lord, yung pagiging strong natin, hindi sa atin yan. Sabi po ni Paul doon sa Ephesians 6:10, be strong in the Lord and in the power of His might. Be strengthened. It's a word that can mean strengthening of the spirit, strengthening of the inside, a strong inner man, a strong spirit that can overcome the flesh. Yan yung strengthening eh. Hindi naman ito yung nagpapalakas lang tayo para maging ayos tayo rito. It's the strengthening of the flesh. Para it's the overcoming the flesh. Nagpapalakas tayo pa para ma-overcome natin yung mga pita meron tayo sa ating buhay. Mga pita ng laman. Ang sabi pong ganun, sa word po ni Timothy, Be thou, O man of God, be strong that is in the grace that is in Christ Jesus. Sa ibang salin po, sabi niya, you then, my child, be strengthened by the grace that is in Christ Jesus. It's a strong spirit that overcomes the flesh. The Corinthians were not strengthened. Pero mayayaman sila. Marami silang accomplishment. Para sa kanila, the flesh ruled. Hindi nila kayang pigilan ang kanilang mga laman. Kaya ang dami lang problema. Kaya sabi po ni Paul sa kanila, puro kayo mga karnal at biktima ng sariling laman. Ang nakakapagtaka dito, akala malakas sila. Alam mo po na natatandaan siya sabi ni Paul na, don't say you're strong, lest you fall. At dito po sa panahon to, sinasabi niya sa mga ano, akala niyo malakas kayo? Hindi. Baka bumagsak kayo. In fact, sabi ni Paul sa kanila sa chapter 4, akala niyo, takot akong pumunta dyan kasi akala na malakas sila, magaling sila eh, sikat sila eh. Mga sikat ba kayo, hindi ko kayang harapin? Sabi ni Paul, pupunta ako dyan. Kaya yung sinabi niya gano'n, magdadala ako ng pamalo. Akala niyo malalakas kayo. Akala niyo magagaling kayo. Sabi ni Paul, pagpunta ko dyan, pakita niyo sa akin kung gano'n kayo kagaling. Hindi sa inyong mga salita, kundi sa inyong kapangyarihan. Naghamon si Paul dito. Pero alam niyo po bang Korinto, nakakatawa ang Korinto. Ilang beses na ito sinermonan ni Paul, mabibigat na mga salita, pero they always welcome Paul to teach them. Kasi marami na babago eh. Marami na kakaunawa, marami umaalis doon sa kanilang mga kasalanan. And that is Paul. May mga panahon talaga mabagsik ang sinasabi ni Paul. Pero still they welcome Paul sa kanilang church. Then Paul makes a comparison. Parang ironic ito pong comparison na ginawa ni Paul. Sabi niya po sa chapter 4 verse 7, ito po yung sinabi niya. Who made you superiors to others? Kinakausap niya po rito ang mga taga-Korinto. Didn't God give you everything you have? Well then, how can you boast as if what you have were not a gift? Do you already have everything you need? Are you already rich? Have you become kings even though we are not? Well, I wish you really were kings so that we could be kings together with you. For it seems to me that God has given the very last place to us apostles. Ito na po yung parang ano na konti, may pagka anong tawag natin doon? Hindi ironic eh, pero
Parang kakaiba yung sinabi ni Paul dito. For it seems that to me that God has given the very last place to us apostles. Like people condemned to die in public, a spectacle for the whole world of angels and of human beings. For Christian's sake, we are fools. Sabi niya ganun sa mga taga-Corinto. But you are wise in union with Christ. We are weak, but you are strong. We are despised, but you are honored. Into this very moment, we go hungry and thirsty. We are clothed in rags. We are beaten. We wander from place to place. We wear ourselves out with hard work. When we are cursed, we bless. When we are persecuted, we endure. When we are insulted, we answer back with kind words. We are no more than this world garbage. We are the scum of the earth to this very moment. And 1 Corinthians 4:18, sabi niya ganun, some of you have become proud because you have thought that I would not be coming to visit you. If the Lord is willing, however, I will come to see you soon and I will find out for myself. Ito, sabi niya po, akala niyo kayo ang malakas? Akala niyo kami ang losers at kayo ang winner? Ang sinasabi sa kanila ni Paul ay, ang tunay na kadakilaan ay dumarating sa pamagitan ng tunay na pagpapakumbaba. It is in the humility that greatness come. True greatness comes through humility. When we're weak, then we're strong. Mga kapatid, huwag tayo mag-ilala. If we feel we're weak, but then strong spiritually, that is what God blessed. That is what God blessed. Paul says, I pray for you that you would be strengthened by Spirit in the inner man. As you yield the Spirit, He strengthens you. Nakita po natin yung simplicity ni Paul dito. Simple lang po yung sinasabi niya sa mga taga-Corinto. Pero there's a very deep reason na kailangan maunawaan ng mga taga-Corinto. If you just get in the Word, yield to the Spirit, you will be alert, you will be firm, you will be mature, you will be strengthened. Tapos, pero meron pa isa. Meron pa ang titira. Isa na lang. Ang sabi niya sa bandang huli, be loving. Wow. Big word. Pagtapos mo kami sermon ng ganyan, be loving. Ito po ay napaka-importanting salita. It's important one because it balances everything else off. It balances. Kung yung naunang apat lang ang pag-usapan natin, masyadong malupit at masyadong militar ang dating. Temang militar talaga. Kaya po doon sa verse 14, sabi niya, in everything you do, do it with love. Let all things be done in love. Parang ganda po yan. May marching orders tayo. At ito na, ready na tayo. Maganda na kayo, lalaban na tayo. Tinuruan, handa na para sa gera. Naka-ready na tayo at sinabi sa atin na ating commanding officer, ihanda ninyo na ang inyong mga sarili at mga sandata para sa pakipaglaban. Yay! At sigaw pa rin ba, Yun. Tapos sabi, bago nga pala, teka, bago pala tayo malis, meron pa pong isang inuuto sa atin. Ang attitude na dapat natin taglayin pagka tayo nasa gera na ay ang attitude of love. Oo. May paggera ka tapos attitude of love. At kapag narinig natin yung ano po magiging reaction natin, alam niyo po, they have to come side by side. Kung puro pagmamahal, walang sapat na panindigan, ano nangyari? Nagiging sentimental or emotional lang tayo. At hindi tinatayuan ang tamang prinsipyo. Kung puro paninindigan naman at walang sapat na pagmamahal, nagre-resulta ito sa isang pangit na theology at doktrina. Hindi nararamdaman pero isang pagkilos na may pag-ibig. Love one another as I have loved you. Yan po yung meeting the need of a person who has a need. Mayroon pong pag-ibig. Mayroon pong pag-rebuke. Mayroon pong pag-ibig. At ang mga taga-Corinto po ay walang pagmamahalan. Sa binasa po natin ngayon, konti lang po yung binasa natin ha. Sabi ko po sa inyo, basahin niyo po.
ang buong aklat ng 1 Corinthians. Puro pag-aaway, division, carnality, demandahan, immorality, incest. May kasama pang incest yan. At marami pang iba. There was no love there. Walang pagmamahalan yon. Walang pag-ibig. They were not loving. They were loving. They were unloving in everything. Ito po ang sinasabi ni Paul sa kanila. Dalawang bagay para maging matino ang iglesia. Sound doctrine and love. Sound doctrine and love. Pagsamahin mo ang dalawang yon, magkakaroon ng transformation sa church. Ang tanong po, saan kukunin yung pagmamahal na yon? At paano mo makuha? Well, the first three, watchful, firm in the faith, maturity, nanggaling sa Word of God. Yung pang-apat, be strengthened, it comes from the Spirit. Sabi po ni Paul sa Ephesians 3:16, I pray that you would be strengthened by His Spirit in the inner man. And then the next verse, verse 19, that you may know the love of Christ which passeth knowledge, and from the same Spirit, you will know the love of Christ. It is the same Spirit na binanggit po. The same Spirit that is in Christ. It is the love of Christ. So you've got the Spirit and the Word working together to provide sound doctrine and love to make the church, to make every individual believer what God wants him to be. Kailangan natin yung doctrine, kailangan natin yung love. Ito po yung dalawang bagay na kung bakit tayo nagiging malakas na individual na believer at yung gusto ng Diyos para sa atin. So be alert. Be firm. Be mature. Be strengthened. Be loving. Ito po yung ways to respond to this world. These are the ways to respond to this world. Matatag ka. Maghanda ka. Magpalakas ka. Mayroong pag-ibig. Our lives must be generated by the Word and the Holy Spirit. They come together to make sound doctrine and love, which are the two pillars that hold the church up. Ulitin ko po, just as we end, sound doctrine and love, si Art, mayroon pong battle talaga, Panginoon, na gusto niyo po magkaroon ng pagbabago sa mga taga-Korinto. Panginoon, kahit na po naman sa panahon namin ngayon, hindi nga, wala nga kami sa Corinthians area. Pero Panginoon, nakapaligid na din sa amin ngayon ang maraming mga kasalanan that sometimes affect the church. O hindi lang siguro, sometimes, many times, Panginoon. The technology, lahat na nasa paligid namin minsan, dinadala na namin, Panginoon, kahit na pa yung mga rituals, minsan siguro sa labas. Nadadala minsan siguro sa church. Panginoon, tulungan mo po kami. Maging alert kami. Maging watchful kami. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging firm in the faith in your word. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging mature. Hindi mga bata na nag-away-away. Lord, strengthen mo po kami by your Spirit. And let the love of Christ be in our hearts. Makuha po namin lahat ito, Panginoon. The very essence of your church. We thank you, Lord. Pagpalain mo po ang bawat isa sa pakinig na yung salita in Jesus' name. Amen. Amen. Soon.
And now I'm failing.